Lasang lasa ko yung sinigang dito sa liyan po. Kumaya ko na nga ito ubusin. Tara, magluto na tayo. Magpapasko na at malamang para sa karamihan sa atin, ito yung unang pagkakataon kung saan magsasama-sama uli yung buong mag-anak. Kaya dapat all out ang ating celebration ngayong Pasko. Umpisa na natin yan dito sa ating unang dish. Ito ang Killer Crispy Pork Sinigang. O tara na, magluto na tayo. Kapag sinabing killer pork sinigang, kadalasan ginigisa yan. Kaya magigisa lang muna tayo. Lagay na muna natin itong bawang kahit hindi pa masyadong mainit yung mantika. Para nang sa ganun, dahan-dahan itong maluluto. Ilalagay ko na rin yung sibuyas. Itong sibuyas ay hiniwa ko lang into wedges. Itong kamatis ganun din ha, winedge ko lang. At this point ay malambot na yung sibuyas at yung kamatis. So, okay na muna yan. Ilalagay ko na dito yung liyempo. Yan, at lulutuin lang natin ito with the rest of the ingredients. Niluluto ko lang ito hanggang sa mag-light brown na yung outer part ng liyempo. Papabayaan ko muna itong kumulo. Maglalagay muna tayo ng Nor Sinigang sa Sampalok Recipe Mix. Ang gamit ko dito ay yung original. Ito yung 44 grams. Hindi ko muna ilalagay lahat ha. Magtitira ako dito ng mga 1.5 to 2 teaspoons. Itutuloy ko lang ang pagpapakulo. Takpan muna natin uli. Hihinaan lang natin yung heat. Ilalagay ko lang to sa lowest setting. At papakuluan lang natin itong pork hanggang sa tuloy ng lumambot. At this point, ay malambot na yung pork. Yan, titurn off ko muna itong ating lutuan. Tanggalin na natin yung pork dito. Yung pork lang yung tatanggalin natin eh. At papabayaan lang natin itong mag-cool down muna. Once na mag-cool down na, ipe-prepare na natin itong pork. Isi-set aside ko muna to. At ganun din dito sa sabaw. Guys, at this point, medyo mainit pa yung pork pero kaya na natin i-handle to. Ang ginagawa ko dito, ipiniprik ko lang yung balat. Meron ako dito yung meat tenderizer tool. Pwede kang gumamit ng tenedor or ng toothpick. Yung toothpick na matulis eh. At bubutasan lang natin itong balat. Makakatulong itong ginagawa natin para magpalutong mamaya. Ngayong ready na itong mga liyempo natin, ilalagay na natin yung tinira nating Nor Sinigang sa Sampalok na mix. Ibubudbud lang natin yan dito guys. Siguraduhin lang natin na-coat na ng ating sinigang mix lahat ng liyempo na nandito. Minsan, alam nyo ba, kapag nag-bake ako ng chicken or mag-iiwa ko ng bangus, kumagamit din ako ng sinigang mix at nirarab ko rin yon. Effective rin siya pampalasa. Pampadagdag syempre ng lasa, magamit ako ng Nor Liquid Seasoning. Ito yung original. Tutuloy ko lang muna yung paghalo dito eh. Kumukuha lang ako ng isang tray at nilalagyan ko na to ng wire rack dahil i-arrange na natin itong mga liyempo dito sa ibabaw. Yan, dito natin yan papatuyuin, ano, i-air dry natin. Ang pinakamaganda, kung maaraw sa lugar ninyo, meaning as in talagang tirik yung araw, ibalid nyo to sa ilalim ng araw para matuyo agad. Siguro mga 1 hanggang 2 oras, okay na. Pero syempre, no, hindi na tayo magkaantay dahil nga kailangan na nating tapusin itong ating niluluto dahil kanina pa ako nananakam. Kaya naman, nag-prepare na ako kanina pa ng liyempo para naman pwede na natin itong lutuin at gawing crispy. Ready-ready na itong mga liyempo natin. For now, magre-ready na muna ako dahil i-deep fry ko na to. Yung idea dito, parang yung paggawa ng lechon kawali. Kaya to, nagpainit na ako ng mantika. Kung meron kayong thermometer, sinet ko lang itong lutuan ko ng 350 degrees Fahrenheit. So yun yung ating temperature sa pagprito. Itutuloy ko lang ang pag-deep fry ah, hanggang sa maging sobrang crispy na itong ating liyempo. Guys, check lang natin eh. So yan. Medyo okay na yung taas pero may ilulutong pa yan. Ang gagawin natin dito, yung method na kung tawagin ay double frying. So piniprito lang muna natin ang bahagya yan. So itatabi ko muna dito. At itutuloy natin ang pagprito dun pa sa ibang liyempo na meron tayo. Kung nag-aalangan kayo ng mag-deep fry dahil nga natatakot kayo sa talamsik ng mantika, I suggest na gumamit na lang kayo ng air fryer o ng turbo broiler. Pakpanan muna natin ulit. Mukhang okay na to. Check na natin. Hindi na masyadong tumatalsik eh. Ayan, okay na. Papakool down natin ulit. Itong unang batch naman, ilalagay ko na para ma-double fry. Ayan, diyan lang natin yan dyan. Itutuloy lang natin yung pagprito dito. Hanggang sa
lumutong na ng tuluyan. Uy, malapit na to guys. Naliwa ko sa TikTok eh. Alam nyo ba na may account na tayo sa TikTok? Panlasang Pinoy OG. Search nyo ha, Panlasang Pinoy, tapos may letter O at letter G sa dulo. Kung hindi pa kayo nagpa-follow guys, paki-follow naman ako ha. Ayan. Mamaya na nga itong TikTok. Check na natin to. Mukhang okay na eh. So yan, mukhang ready na to. Sakto na yung pagkakaprito natin. Tatanggalin lang natin. We let this cool down for a bit. Tapos yung second batch, iprito na natin. Tapos itutuloy ko na yung pagluto ng sabaw ng sinigang kasi maglalagay pa tayo ng mga gulay doon. Bago natin lutuin yung sabaw, ipe-prepare ko muna yung sausawan. Kaya eto na yon. Meron tayo dyang tomato, red onion, green onion, sili. Tapos eto, maglalagay tayo ng bagoong isda. Yun o. Ubusin na natin to. Sarap! Maglalagay tayo ng ground black pepper. Hindi pa nagtatapos yan. Pipiga tayo ng lemon or ng kalamansi. Nakakatakam, di ba? Alam nyo, sasampulan ko muna to. Isa lang ha. Yan guys, oh. Kaya lang ginagawa ko. Tapos mamaya, no, mas may enjoy natin to kapag may sabaw na ng sinigang. Tapos may gulay. Ah, panalo yon. Pero for the meantime, ito muna. Tapos luto ulit tayo. Lasang-lasa ko yung sinigang dito sa liyan po. Kumaya ko na nga ito ubusin. Tara, magluto na tayo. Ito guys, ituloy na natin yung pagluto sa sabaw. Pinapakuluan ko lang. Kumukulo lang nga, no? Lagay na natin dito yung talong. Ito naman yung labanos. Daikon radish. Habang inaantay ko na lumabot yung mga gulay, titimplahan ko na. Ground black pepper at patis. Yun. Ilalagay ko na rin dito yung okra. Yun. Okay na okay itong okra. Sabay na natin yung kamatis. So, nagdagdag ako ng kamatis, ha? Alam ko yung iba sa atin, gusto yung kamatis buo, di ba? Kapag sa sinigang. Yung sitaw. Lalagay ko na yung sitaw natin. Papabayan lang natin na lumambot muna yung mga gulay dito. At yan, mukhang okay na to. Ngayon, ilalagay na natin itong spinach. Papabayan lang natin yan dyan ng mga 2 minutes. Pabayan natin yung residual heat. Yung magluto sa spinach. Pagkatapos, ililipat ko na to sa isang serving bowl. At itap na natin itong ating crispy pork belly. Guys, mabuti na lang na ihabol ko pa yung siling pansigang. Kaya ready na to. Ito na ang ating killer crispy pork sinigang. Tara na, kain na tayo. Mmm! Ang sarap. Nakakakilig talaga yung asim ng sinigang. Oh, wow. Panalo-panalo, no? Itong sinigang, kahit anong okasyon, pwedeng-pwede rin nating i-serve, no? Sinong may sabi ng sinigang pang araw-araw lang? Kahit pati special occasions, guys, pwedeng-pwede natin itong i-serve, no? Ili-level up lang natin yan, kagaya nito. Kaya guys, oh, ito na yung crispy pork. Mmm. Sana'y nagustuhan ninyo itong ating featured recipe para sa araw na to. Umpisahan natin ang ating all-out Christmas celebration with this killer crispy pork sinigang. Abangan nyo pa yung ibang all-out recipes natin para sa Pasko. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!